Balikan nga uli natin dahil ito po ay or pinatawag na po ang pamunuan ng It's Showtime ng MTRCB. Alam niyo naman po kung sino ang namumuno doon. Anak po yon ng isa sa mga host na kalaban or ng programa na kalaban syempre ng It's Showtime. Siguro po ay kilala niyo naman. Pero kung babalikan natin itong sitwasyong ito, sila po dito ay kumakain ng icing. Okay, gamit syempre ang fingers. At kung paano tayo kumain ng icing, siguro naman tama yung ginawa nila. Licking. Sige nga, paano ba kayo kumain ng icing? Yung buong kamay nyo ang gagamitan? Ganun po ba? Ganun ba? Kukutsarahin ba ang icing? O kaya, baka itong mga nagmamalinis, karamihan dyan syempre ay pulangaw, baka naman po ang gamit nyo ay paa. Okay, fingers dito sa paa ang gamit nyo kung kayo ay kumakain ng icing ng cake. Tama ba? Kalokohan kasi, ano, napakalaking issue talaga na ito ngayon. Kaya hindi rin natin pwedeng pabayaan na lang. Walang mali dito para sa akin. At sa tingin ko, ang nagbibigay ng malisya at kulay dito sa ginawang ito ni Vice at ni Ion ay mga adult. Sila yung naapektuhan. Sila yung lumihis yung imahinasyon sa totoong sitwasyon ng pagkain ng cake. Ano pang iniisip nyo dito? Sige nga. Eh sa mga bata, pag ito'y nakita ng mga bata na kumakain ng icing, itong dalawa, at kung nakikita nyo, enjoy na enjoy. Ito po ay signs na nag-i-enjoy kayo sa pagkain ng icing, yung kanilang mga itsura, yung kanilang kilos, ninanamnam. Ano po bang problema? Sa tingin niyo, yung mga bata, may mali siya to? Or sa mga bata, may mali siya itong ginawang ito ni Vice at ni Ayon? Natural, wala. Malaswa lang ito sa mata ng mga taong madudumi ang pag-iisip. Katulad ni Rendon Labador at ng mga pulangaw. Antindi ah, ang galing magmalinis ngayon ng mga pulangaw. Pero yung kasinungalingan, yung panlalait, yung disinformation, yung paninira sa oposisyon. Katulad kay Atty. Lenny Robredo ng kanilang mga iniidolo na nasa social media. Wala lang sa inyo yun, okay sa inyo yun. Pero eto talaga, matindi. Baliktad na talaga ang pag-iisip na itong mga pulangaw. Ano ho? Pero yun nga, eto po ay nakarating na sa MTRCB. Alam niyo naman kung sino yung namumuno dyan. Anak po ng isa sa mga hosts or isa sa mga host na programa or ng programa na kalaban naman itong It's Showtime. Yun na yun, di ba? Anyway, totoo ba? Sabi nung isa, maganda tong kanyang komento dito. Sa isip kasi ng bata, pagsubo lang ng icing yan, ninanamnam, ini-enjoy. Yun naman yun eh. Ano bang inisip na itong kakaiba? Di naman nila alam ang double meaning nun. Matatanda lang talaga ang may malalaswang isip. E di tanungin nyo yung mga bata kung ano ang nakita nila. O di ba? Tanungin mo yung bata. Ano yun? Tuturuan mo? Uy, alam mo yung ginawa ni Ion at device ganda. Hindi maganda yun dahil hindi ganyan ang pagsubo ng icing ng cake. Dapat kutsarahin nyo. Dapat kamay ang gamitin nyo. Ganon? My God. Okay. Walang mali. Kasi isip bata segment. Yun naman yun eh. Isip bata yung segment na yon. Nakakagulat no? Nakarating sa MTRCB. Dahil nga po dito kay Rendon Labrador siguro. Alam nyo naman. Para-relevant yan. At tinawag pang hayop. Mga hayop daw. Ang katulad ni Vice Ganda at ni Ion. Hayop? Eh ano po kayo, Mr. Rendon Labrador, kung sila ay hayop? Matindi rin, ano? Sige, huwag niyo pong tigilan si Vice Ganda at si Ion Perez. At syempre, ang It's Showtime. Huwag niyo pong tigilan. Alright? Dahil dito sa paraong or sa paraang ito, nako, lalo lang magiging relevant. Lalo lang mamamayagpag ang show ni Vice Ganda. Ulitin ko ha, wala po talagang mali dito. Sige, kahit siguro yung mga foreigners at makita to, wala pa rin iisiping mali siya kahit yung mga matatanda na. Okay, sa atin lang naman kasi talaga eh, may ano na sila eh. Sa una pa lang, hindi na nila gusto si Vice Ganda. So meron silang nakita na pwedeng, kuno ay posibleng ikasira ni Vice Ganda. Ganon. Diba? Ganon katindi ang pagbabantay na itong mga palangaw, na itong mga kababayan ko na natin na hate ang ABS-CBN at ang It's Showtime. Sige lang, patuloy kayong magbantay. Nagmumukha lang po kayong engot.